Hi guys, good evening. This is Brian. You are watching again my vlog. So for today's video po, I'll be sharing with you kung paano ba ako nakapunta ng Croatia and anong bansa ako before ako magpunta dito. So share ko sa inyo yung mga experiences ko based on my own experiences po for my 8 months staying here in Croatia. So isa-isahin natin yan. Nakatay ako noon way back last year, 2021. And wala akong idea sa Croatia, as in wala akong any plan na mag-cross. Wala akong alam na ganun pala yung mga mostly na ina-applyan ng mga kababayan sa Middle East. So yun na nga, nagkaroon na ako ng idea na about sa Croatia nung napansin ko na isa-isa sa mga katrabaho ko umaalis sa company. And ayun, nag-resign sila, tapos yun, crossed sa Croatia. And common pala yun, alam sa Qatar, na ang dami mga kabayan na tinitake yung opportunity na makapag-Europe. Lalo na ngayon na magiging Shenzhen na Croatia. So ako, wala talaga ako kaplano-plano talaga, as in, and supposed to be, uuwi po talaga ako ng Pilipinas noon. Yun yung plano ko. Uuwi na ako ng Pilipinas kasi nga, wala. Ano lang ako, siguro enough na sa akin yung Middle East. And then, hindi ko na pumasok sa isip ko na sige na nga, try ko nga mag-apply one time sa Worldwide Connection, yun yung agency ko sa Qatar. So, ayun, nag-apply ako one time sa best time nakapag-apply. And then, ayun, natanggap ako. Parang, alam niyo yun, parang dream niyo ever since. Ako kasi, pangarap ko talaga, no, even high school pa ako, gustong-gusto ko makapag-Europe. Yun nga lang, never ko na-imagine na pupunta ako. And never ko na-imagine na matatatakaan na siya ng Croatian visa yung passport ko. So bonus na lang talaga na magiging Shenzhen ng Croatia next year. Never ko talaga na-imagine. And gusto ko talaga punta ng France. Pangarap ko po talaga. Alam ng best friend ko yan na sa mga kakilala ko yung college, high school, gustong-gusto ko punta ng France. And ito na, finally, nasa Europe na ako. So share ko sa inyo ano ba yung mga dapat nyo isipin, yung mindset niyo kapag pumunta kayo dito, and ano ba dapat yung i-prepare ninyo kapag gusto niyo pumunta ng Croatia. So bago yung lahat guys, napakadami ko talaga na re-receive na tanong, magkano ba raw kasi nag-astos ko papunta dito sa Croatia. O sige, sagutin ko na yan para din na kayo mag-message sa akin. If ito-convert ko po siya siguro into pesos, nasa 50 to 60,000 pesos yung nagastos ko. Lahat ng process na yan, pamasahe, pabalik ng office, mga ganun, mga requirements. And in-estimate ko din kung magkano yung plane ticket. So siguro doon pumapatak 50 to 60. And usually po kasi, or mostly, aplikante po talaga ang sumasagot ng ticket. So ayun na nga. Nagpe-pay ako ng police clearance, may stamping, yung embassy, tapos yung mga requirements na pinaprovide nila sa akin, mga diploma, ayan, ganun lang naman. Hindi ganun kadami, sobrang konti lang. Tapos, ayun, wait lang ako ng work permit. Tapos, ayun, fly na. 10 days siguro ako naghintay, o 10 days ako nag-wait ng releasing ng visa ako sa Qatar before. And napakabilis lang talaga nung panahon nag-a-apply ako. Ang bilis ng process. So, sa ngayon kasi sa Qatar yata via VFS na yung papaprocess ng visa. Since ang dami nga na nagkocross papunta rito sa Croatia. Kasi ang alam ko, pagkakaintindi ko lang ha, di ko po sure, parang this year or last year lang siguro ulit nag-open ang Croatia na makag-hire ng mga expats para magtrabaho dito. Again, hindi po ako sure ha. Yun lang yung pagkakaintindi ko sa mga nabasa ko. And for tourism, parang last year lang sila ulit nag-open after no pandemic. Tapos ayun pa nga, yung mga ibang tanong, mahirap ba lang yung trabaho dito? Again, wala po kasing madaling trabaho, lalo na kapag first time na position mo yung a-apply mo dito. Talaga mahihirapan ka. Mahihirapan ka mag-adjust, mahihirapan ka lalo maki-adapt. Kasi bagong lahi po dito and hindi ganun lahat ka-fluent pag-English dito. So, mag-a-adjust ka rin talaga sa kanila. Of course, kailangan. And malaki ba raw ang sahod? Yung sa sahod po kasi, dapat natin siya timbangin. First of all, kung yung sahod mo ba sa nasa ka man ngayon is mas mataas ba
sa sahod mo dito. Ang tip ko na lang, guys, if nag-aano kayo sa sahod, kung magkano ba, pwede nga na kayo sumubok kung pa-interview. Ganon. And then, pag dumating yung offer, doon nyo malalaman kung saan mas malaki yung sahod. And, timbangin nyo kung gusto nyo ba talaga makapag-Euro. Kasi, ako ha, I will take the advantage nga since maliging siya, dyan na siya. Parang ako, I love to travel po talaga. Although, hindi naman talaga yung ganong travel, pero gusto ko makapag-travel pa. Nang, lalo na sa Europe. Since, advantage siya talaga yun na magiging Shenzhen na siya next year. And, it meron namang ibang tao na syempre, priority pa rin talaga yung sahod. Kasi may mga sinusuporta sila. Kahit ako rin naman po. And mostly then, ang trabaho po dito sa Croatia ay seasonal. May mga 6 to 8 months lang yung work sa mga seasides. Again po, seasonal work po yung mostly na trabaho dito sa Croatia. Kung meron man yung mga factory workers or meron din naman tayo mga hotel and restos na go-operate whole year sa Zagreb, yan, sa capital po ng Croatia. Pero if ma-assign po kayo sa seasides, although meron din naman, pero mas matimbang po talaga yung mas seasonal lang, yung mismo 6 to 8 months, doon ka lang makakapag-work. Kung meron mga tuloy-tuloy, yun po yung mga na-absorb na po ng mga employer. So ako po, hindi po ako na-absorb ng employer ko noong una. Kasi po talagang 6 to 8 months lang sila nag-ooperate. Para hindi talaga nila kailangan ng tao para makapag-hire pa no? During winter, lalo na ngayon. Wala po katao-tao dito sa Dubrovnik. Wala OE naman siguro. Wala ganong katurista talaga dito sa Dubrovnik if dito kayo maha-assign. So ayun, i-consider nyo yun. Kung talaga sa sahod ba? Or sahod na hindi ganun siya kataas. Pero you will be able to travel around Europe. Yung Schengen part ng Europe. Ayun, consider niyo. May nare-receive pa ako na mga message kung may medical ba raw ako nung nagpunta ako dito. Wala na po ako medical. Kumbaga, kung may medical man ako dito, yung basic lang na procedure na ginawa sa akin. Pero yung mismo physical exam, wala na po. Wala ako medical dito. And sagot po lahat ng employer, yung accommodation ninyo, and yung transportation, papunta ng trabaho. And sa mga nagtatanong naman, magkano ba daw yung basic? If magwo-work kayo sa restaurants, sa mga hotel, pag seaside, pag summer, at pagkakaano ko po dyan ha, yung halos pag tinanong ko kasi yung mga kasama ko dito, na nag-work sa hotel, sa restaurant, parang pare-pareho sa mga kami. Siguro po nasa 50,000 pesos. So, again, hindi ko po niya lahat ha. Parang, ipagsasurvey tayo, dun pumapatak yung basic 50,000. Pero, syempre, ipapadala ka sa bahay. Meron kang groceries. And, mga bibili ka pa for your personal needs. So, kung tingin nyo maliit pa, that's the time, consider nyo po kung talagang gusto nyo mag-push dito. Although, sa experience ko naman dito sa Dubrovnik, nakakabawi po ako sa tips. Parang, pwede mo na siyang ipadala lahat ng sahod mo, then yung tips, yun yung gamitin mo pang yung personal expenses mo po. So, again, iba-iba po yan. Hindi ko nila lahat, pero based on my own experience po, na nag-work ako before as assistant waiter, yung una kong trabaho dito. And, ganon, doon pumapatak yung sahod ko. Iba-iba. Depende siguro kung mag-i-increase. Lalo na kapag peak month siguro mga September, October, August, September, October. Ayun, nag-increase ako ng sahod noong time na yon. So, buti na lang. Ito pa, since magiging Shenzhen ng Croatia next year. Ang tanong ng lahat, makapag-travel po ba tayo around Europe, Shenzhen Park, kapag naging Shenzhen na next year of Croatia? Ayoko po muna pangunahan kasi baka yung pagkakaintindi ko is iba doon sa pagkakaintindi ng iba. So siguro mas mainam po na i-wait na lang natin yung further announcement ng gobyerno dito para sa mga kagaya namin expats na Philippine passport holder with Croatian resident permit kung makapag-travel ba tayo around Europe. So hintayin na lang po natin yung kasi baka mali pa yung mailigay kong info pero may nababasa-basa naman ako na makapag-travel naman tayo with some considerations din po and some requirements
since bago pa lang mai-implement yung Schengen dito sa Croatia next year. Tapos, ito pa, meron pang mga, ano ba daw yung mga common date na tanong sa interview kapag mag-a-apply ka. Ano po siya? Hindi siya talaga totally, alam yun, question and answer. Kumbaga, papakwento lang sa inyo nung interview ninyo. Interviewer, para sorry. Yung experience po ninyo sa trabaho, kung related ba siya dun sa position na ina-apply sa kanila. And, papachecking nila yung mga arms. Yan, ganyan. Kung meron kayong mga tattoo. So, hindi ko sure, or di naman siguro lahat. Pero, yun yung na-experience ko po before nung na-interview ako. Tapos, gagawa kayo ng introduction video bukod pa doon sa interview. So, parang, once na pinagawa ka nila ng introduction video, matuwa-tuwa ka na ng konti. Kasi meaning nun, nakapasa ka, sabi nila. So, kailangan ka dahil yung introduction video ninyo para ma-impress lalo yung magiging future employer ninyo dito sa Croatia. And for those people with different nationalities who keeps on asking me if they are qualified to apply with my agency, okay, my advice to you guys is just, you know, keep on applying to the your desired position. And the agency will tell you if you will be qualified for the position. Okay, so there's nothing wrong if you will apply. The positions and the vacancies are open for all nationalities. So if you are Nepali, Kenyan, or whatever your nationality are, just keep on applying and just keep on inquiring on them with my agency. So they might help you to find a job. And don't think that the jobs will be available only for Filipinos. So it's open for all nationalities who wants to apply with my agency. But okay, it depends maybe on the employer what nationalities they prefer. So I'm not sure. I just don't want you to give a false hope. But my advice to you is just, you know, keep on applying. Because maybe we'll see. English na lang. Napalabad at English. Sorry po, hindi ako ganun ka-fluent. And ayun, sa mga gusto pong mag-apply, so yung agency ko na pinost before is hiring until December 19, if I'm not mistaken. And ayun, yung mga yun lang, may mga basic na mga questions na re-receive ko. So, salary, yung trabaho, yung duration, ganun pa rin, wala pa rin magbabago. So, I hope guys, you subscribe to my channel and thank you po pala for supporting my channel. Thank you po. I really appreciate it po. So, I hope na mag-grow pa tayo lalo para makapag-give away tayo ng free work permit. Gusto niyo yung meron tayong pag-give away? Free work permit, job positions po. Kapag naging 1,000 subscribers na tayo. Okay, so guys, thank you for watching and I hope you subscribe to my channel, to my Instagram, TikTok, and to my Facebook page. So, thank you guys and see you again on my next video. Bye!